Magandang araw sa iyo. Kamusta ka? Narito tayo upang mag-aral sa Araling Panlipunan. Handa ka na ba? Ngunit bago tayo magsimula, nais kong matandaan mo ang tatlong salita habang nanonood ng iyong aralin. Una ang makinig, ikalawa ang magbasa, at ikatlo ang matuto. Sige, magsimula na tayo. Narito ang paksa patungkol sa pagkamamayan ang konsepto, prinsipyo at katuturan nito. Bago tayo dumako sa ating pagtatalakay, narito ang mga layunin sa pagkatuto. Basahin at unawain natin ang mga ito. Una, magagawang matukoy ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamayan na nakikilahok sa mga gawain at usaping pansibiko. Ikalawa, magagawa mong maipaliwanag ang kahalagahan ng aktibong pagkamamayan. At huli, magagawa mong makapagbigay ng iba't ibang katangiang tinataglay upang masabing mamayan ng bansa. Alamin natin ang konsepto at kahalagahan ng aktibong pagkamamayan. Alinsunod sa Executive Order 343, Series of 1996 ng dating Pangulong Fidel V. Ramos, ang panunumpa ng katapatan sa watawat ay kinikilala bilang opisyal na panunumpa ng katapatan o Oath of Allegiance para sa lahat ng Pilipino. Ang pagkamamayan o citizenship ay nangangahulugang pagiging kasapi ng isang lipunang politikal. Tinatawag namang mamayan o citizen ang taong kasapi nito. Talakayin natin ang pagkamamayan sa unang Gresya. Mga Griyego ang unang nagpakilala ng kaisipang ito sa kasaysayan. Kung babalikan, nahati ang Gresya noon sa iba't ibang polis o lungsod-estado na itinuturing ng mga sinaunang pamayan ng Griyego. Ito ay isang lipunan na binubuo ng mga taong may iisang pagkakakilanlan at may iisang mithiin. Ang pagkamamayan sa sinaunang Gresya ay pagiging kasapi ng isang polis. Itinuturing ng mga Griyego na malaking pribilehiyo ang matawag na mamayan ng isang polis sapagkat hindi lahat ng naninirahan noon sa polis ay itinuturing na mamayan nito. Sa katunayan, limitado lamang para sa mga kalalakihan ang titulong ito. Kaakibat ng pagiging mamayan, ang mga karapatan na maaring matamasa at tungkulin na dapat gampanan. Ayon kay Pericles, isang popular na orador ng Athens, na isa naman sa mga pangunahing polis noon, hindi lamang sarili ang iniisip ng mga mamayan kundi maging ang estado o kalagayan ng estado. Ang isang mamayan ay inaasahan na makilahok sa mga gawain sa polis tulad ng paglahok sa mga pampublikong asembliya at paglilitis. Ginagampanan din ng mga mamayan ang mga mahalagang gawain sa estado tulad ng pagiging administrador, hukom, politiko at sundalo. Ang pananaw ng mga sinaunang Griyego sa konsepto ng pagkamamayan o citizenship at mamayan o citizen ay hindi nalalayo sa pananaw na umiiral sa kasalukuyan. Ang pagkamamayan ay tinitingnan sa ngayon bilang isang legal na kalagayan ng isang individual sa isang estado. Sa madaling salita, bawat estado ay may umiiral na batas na nauugnay at nagpapaliwanag ng mga pamantayan upang maituring na mamayan ang isang individual. Gayun din, batas din ang naglalahad ng mga karapatang dapat na matamasa ng mga mamayan at mga responsibilidad na dapat gampanan bilang mamayan. Ayon kay Murray Clark Havens, isang Amerikanong dalubhasa sa larangan ng agham pampolitika, ang pagkamamayan ay ugnayan ng isang individual at estado. Mayroong dalawang pangunahing prinsipyo na sinusunod sa pagtukoy ng likas na pagkamamayan ng isang individual. Ito ay ang mga sumusunod. Una, ang jus sanguinis or right of blood. Ito ay prinsipyo na kung saan ang pagkamamayan ng isang individual ay nakabatay sa pagkamamayan ng kanyang mga magulang o isa sa kanyang mga magulang.
Ikalawa ang jus soli o jus loci, ang right of soil. Ito ay prinsipyo na kung saan ang pagkamamayan ng isang individual ay nakabatay sa lugar ng kanyang kapanganakan. Mayroon namang dalawang uri ng pagkamamayan batay sa pagtamo nito. Una nga rito ang likas na pagkamamayan. Ito ay nakabatay sa prinsipyo ng jus sanguinis o jus soli. Sa Pilipinas, ang prinsipyo ng jus sanguinis ang sinusunod samantalang sa bansang tulad ng Estados Unidos ay sumusunod sa prinsipyo ng jus soli. Ikalawa naman ang naturalisadong pagkamamayan. Ito ay ang pagkamamayang maaaring matamo sa pamamagitan ng hatol ng hukuman o batas na ipinasa ng Kongreso. Ito ay paraan ng pagkilala sa isang dayuhan bilang mamayan ng Estado at pagkakaloob sa kanya ng mga karapatang tinatamasa ng mga mamamayan. Ang Artikulo 4 ng Saligang Batas ng 1987 ang nagtatadhana ng mga pamantayan upang maging mamamayan ng Pilipinas. Basahin ang teksto sa loob ng kahon at suriin kung sino nga ba ang itinuturing na mamamayan ng Pilipinas ayon sa Saligang Batas ng Bansa. Ang Artikulo 4, ang pagkamamayan. Sa Section 1, ang mga sumusunod ay ang mga mamamayan ng Pilipinas. Una nga rito ay ang mga mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagkakapatibay ng konstitusyong ito. Ikalawa, yaong mga ama o mga ina ay mga mamamayan ng Pilipinas. Ikatlo, yaong mga sinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na ang mga ina ay Pilipino na pumili ng pagkamamayang Pilipino pagsapit sa karampatang gulang at ang huli yaong mga naging mamamayan ayon sa batas. Sa Section 2, ang katutubong inaanak ng mga mamamayan ay yaong mga mamamayan ng Pilipinas mula pa sa pagsilang na wala ng kinakailangan pa ng anumang ngahakbangin upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamayang Pilipino. Yaong mga nagpasya na maging mamayang Pilipino ayon sa Section 1, talata 3 nito ay dapat na itinuturing na katutubong inaanak ng mga mamamayan. Sa Section 3, ang pagkamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinadhana ng batas. Sa Section 4 naman, mananatiling angkin ang kanilang pagkamamayan ng mga mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan, matangi kung sa kanilang kagagawan o pagkukulang sila ay itinuturing sa ilalim ng batas na nagtakpil nito. At sa Section 5, ang dalawang katapatan ng mga mamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas. Ang pagkamamayan ay isang karapatan, ngunit maaaring mawala sa isang individual. Ang Commonwealth Act No. 63 na inamyendahan ng Republic Act No. 2369, Republic Act No. 3834 at Republic Act No. 9225 ay ilang mga batas sa Pilipinas na naglalahad ng mga dahilan ng pagkawala ng pagkamamayan. Batay sa mga natukoy na batas, basahin ang mga teksto na naglalahad ng mga dahilan upang mawala ang pagkamamayang Pilipino mula sa isang individual. Una, pagiging naturalisadong mamayan ng ibang bansa. Ikalawa, tahasang pagtatakwil sa pagkamamayan. Ikatlo, pagsumpa ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa. Ikaapat, pagsisilbi o pagtanggap ng komisyon sa hukbong sandatahan ng ibang bansa. Pagsisilbi o pagtanggap ng komisyon sa hukbong sandatahan ng ibang bansa. Pagkansela ng sertipiko ng naturalisasyon at pagtataksil sa hukbong sandatahan ng Pilipinas sa panahon ng digmaan. At sa huli, sa kaso ng kababaihang nakapag-asawa ng dayuhan at kinakailangan magpalit ng pagkamamayan, alinsunod sa kautusan ng batas ng bansa kung saan nagmula ang kanyang kabiyak ay maaring maging daan upang mawala ang kanyang pagkamamayang Pilipino. Dumako naman tayo sa aktibong pagkamamayan o active citizenship, ang makabagong pananaw sa pagkamamayan.
Ang aktibong pagkamamayan o makabagong pananaw sa pagkamamayan ay nagbibigay diin sa kakayahan ng mga mamayan na bumuo at tumahok sa mga gawaing may kinalaman sa mahusay na paggamit ng yaman ng Estado at programa ng nagtataguyod ng kabutihang panglahat. Siya ay nagiging katuwang ng pamahalaan sa mga pagkilos upang makamit ang mapayapa at maunlad na lipunan. Ang isang responsableng mamayan ay inaasang makabayan, may pagmamahal sa kapwa, may respeto sa karapatang pantao, may pagpunyagi sa mga bayani, ginaganap ang mga karapatan at tungkulin bilang mamayan, may disiplina sa sarili at may kritikal at malikhaing pag-iisip. Ang pananaw na ito ay hinggi sa pagkamamayan ay taliwas sa tinatawag na standard view o traditional na pananaw kung saan pinapaubaya ng mga mamayan ang paglutas sa mga isyu at suliranin sa mga taong kanilang inihalal sa pamahalaan. Ang standard view o traditional na pananaw ay tinatawag ding pagkamamayan ayon sa itinatadhana ng batas. Ito ay sa kadahilan ng nakatuon ang pananaw na ito sa pagsunod sa batas at pagtupad sa tungkulin ng isang mamamayan na nagsisilbing kapalit ng mga karapatang tinatamasa niya na tinadhana din ng batas at inaasahang igalang at protektahan ng Estado. Ang makabagong pananaw ay nagsasabi ang mga mamayan ay hindi lamang tagatanggap ng mga proyekto o programa ng pamahalaan kundi sila mismo ang kumikilos at nakikilahok sa pagbuo ng mga programa at mga karapatan ng pamahalaan. Mahalagang malaman na hindi dapat ipinagwawalang bahala ang iba't ibang klase ng pang-aabuso, diskriminasyon at karahasan. Sa pagtutulungan ng mga mamayan at nanunungkulan ay makakamit natin ang mas payapang pamumuhay na walang takot dahil may mga batas na nangangalaga sa kapakanan ng lahat ng tao. Araw, isulat ang sanguinis kung ito ay napapaloob sa prinsipyo ng jus sanguinis at soli naman kung nakapaloob sa konsepto ng jus soli. Tignan ang isang halimbawa sa ibaba. Para naman sa ikalawang araw, lagyan ng check kung naipakikita ang pagkamamayan ng isang individual at X naman kung hindi. Tignan ang isang halimbawa. Para sa pagsasanay, isulat sa patlang ang salitang tama kung ang pahayag ay tama at palitan ang salitang may salungguhit ng tamang kaisipan kung ang pahayag ay mali. Tingnan ang isang halimbawa sa ibaba. Bilang tugon sa hamon sa pagsasabuhay, bawat individual ay may mahalagang kampanin sa lipunan bilang isang mamayan. Ang pagkamamayan, nakabati man sa lugar o sa magulang, ay importanteng malaman upang matiyak na magagampanan ang mga responsibilidad at tungkulin sa bansang nasasakupan. Kaya naman upang malaman ang iyong aktibong pakikilahok sa pamayanan, kinakailangan mong makabuo ng isang sanaysay na naglalaman ng mga katangi ang kinataglay mo upang masabing ikaw ay isang Pilipino. Ito ay gagawin sa pamagitan ng 3 hanggang 5 pangungusap. Narito ang pamantayan sa pagpuntos, basahin at unawain ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.